Ang mga lubid na ito, malupit din daw gamitin sa negosyo. Yan ang say ng young entrepreneur from Tarlac City na si Annika. To see is to believe, ika nga. Kaya sige na nga, ipapakita ko na lang sa inyo. Ang lubid pwede maging stylish bags, accessories o pandisenyo sa bahay. 150 pesos lang, pwede nang makagawa nito. Kaya, worry not, mga momshies, popshies at mga nakshies. Because this is not a drill. Malay niyo baka ito na pala ang mga negosyo yung dapat bigyan ng notice. Macrame ang tawag sa estilong ito, mga mamshi at papshi. Iba ito sa paggaganchilyo na kailangan pang gumamit ng hook. Dito kasi, pagbubuhol gamit ang kamay o knotting ang atake. Kaya ang pangalan ng negosyo ni Annika, Knots and Ropes. Kumikita po ang negosyo ko ng 35 to 50,000 kada buwan. Pero kapag peak season po, pwede po siyang umabot ng hanggang 85,000 kada buwan. Ang naging puhunan ni Annika ang kanyang love for arts at 500 pesos. Pinambili niya ito ng mga rolyo ng lubid o hunk kung tawagin ng macrame artists. Natuto si Annika ng macrame nang dahil lang sa panonood ng tutorials online. Nag-start ako sa small na ano, maliit na patterns lang. Tapos ngayon, kaya ko nang gumawa kahit hindi nakatingin. Bata pa lang, mahilig na talaga siya sa arts. Growing up, makikita mo naman yung development ng bata. And especially sa arts, doon siya nag-i-excel. Tapos tuwing ang Mother's Day and Father's Day, yun ang usual na regalo niya sa amin. Habang estudyante noon si Annika, tumatanggap na siya ng commissioned artworks para pandagdag sa kanyang allowance. Pero noong 2020, naisipan niyang gawin na itong negosyo officially para sa kanyang pamilya. Isa na rin kami sa naapektuhan ng pandemic. So, since nga yung work ng both parents ko, parang wala siyang fixed na income. So, tapos ano pa siya, parang no work, no pay. Medyo nahirapan kami that time. Tapos lumipat na kami ng house. Parang yun na-sign na marami mag-iba. Siyempre, as the eldest in the family, siyempre yung responsibility. Parang kahit na hindi nila sinasabi, parang gusto mo siyempre na may gawin ka for them. Tapos doon ko na naisip na mag-focus nga sa pagbenta ng mga creations ko. Para at least kahit pa paano may maipon na pagdagdag ng expenses namin sa bahay. Dumating daw sila sa punto na naubos na ang lahat ng ipon nila. Kasi siya, very close siya sa amin ng daddy niya. Hindi man niya masabi verbally. Ramdam namin. Hindi naman namin pinapatong sa kanya yung burden. Pero meron siyang sense of responsibility. Hindi namin siya inuobligahan. Siguro nakita niya sa mga auntie niya, uncle niya, na gano'n ang panganay. So, nadala niya yon na whatever it takes, kailangan kong tulungan ng family ko. Family will always be first. Katatapos lang ni Annika noon sa kursong BS Architecture. Super saya. Parang, ay, may arkitekto na ako. Although alam namin na kailangan pa niya ng 2 years apprenticeship. Kasi syempre, siya yung panganay, first nag-graduate, may papaskill ng nakapicture na nakatoga. Pero ang abot kami na sanang pangarap na maging arkitekto, kinailangan muna ng isang tabi. Yung mga relatives ko po, parang tinatanong nila ako kung bakit, ba't di pa ako nag-apprentice, ganun. Sabi ko po sa kanila, parang hindi ko pa po kayang parang maging selfish ngayon po. Parang hindi ko po kayang isipin ang sarili ko kasi priority ko po talaga yung family ko. Kasi kahit naman po hindi sila humingin tulong sa akin, alam ko po yung parang pakiramdam nila na naisip ko na kailangan may gawin ako for them. Pero hashtag no regrets naman daw itong si Annika. Dahil sa sacrifice na yun, dahil sa decision, maraming naging blessings din po.
never ko po na-feel na tama na, ayoko na agad. Masaya-masaya po talaga ako sa ginagawa ko kasi parang nakikilala po ako as Annika dahil sa Nuts and Ropes. Dati ay available lang online ang mga produkto ni Annika, pero last 2022, minabuti niyang sumali na rin sa mga outdoor trade fair. Napili rin siya para makasali sa mentorship program ng Department of Trade and Industry o DTI na Go Negosyo. Out of hundreds of applicants, parang nakita nila yung potential talaga ng business namin. Kaya kami napili as one of the pre-qualified mentees at the time. Binigyan kami ng tips kung paano namin magagamit ang macrame na parang ma-expose siya dito sa Philippines. Present na rin ngayon sa ilang physical stores ang mga produkto ni Annika, tulad sa isang concept store sa Alabang at sa isang art cafe sa Tarlac City. Isa sa mga mission namin is yung mapansin ng mga tao yung mga handicrafts na gawang Tarlacenya. Kasi ang pansin namin dito sa Tarlac, parang hindi pa siya gaano kilala. And ilan lang talaga yung mga negosyante na kilala dito sa Tarlac. Kung dati ay sa bahay lang siya gumagawa ng kanyang mga produkto, ngayon ay may sariling working studio na si Annika. Dahil lang sa 500 pesos nandito na ako, kung magsisipag ka lang at papag-aaralan mo talaga kung ano ang kailangan, kung ano yung hinahanap ng mga tao, for sure magiging successful naman ng business. Sa ngayon, katuwang niya ang pamilya niya sa pagpapalago ng Nuts and Ropes. Si Ma'am Shiami, full-time ng kasangga ni Annika sa negosyo. Habang ang mga kapatid niya, nahihila niya mag-model ng produkto. Oh ha, she's not alone naman pala. We are grateful for her life. And we are thankful na mas inuna niya kami next to God. Sabi nila, importante raw na may malakas kayong dahilan kung bakit kayo magsisimula sa isang negosyo. Kaya kapag nahanap niyo na ito, do not let it go, mga momshi at popshi!